Nag-order pala ako kanina ng atay balon-balunan ng manok. Magluluto kasi ako ng adobong atay balon-balunan ng manok. Ito nga pala ang gagawin ko. Una, unugasan ko na muna. Ginayat ko na rin. Kaso lang sobrang dami naman dahil ako lang at saka si Lola at saka si Yuki ang kakain. Kaya naman ang gagawin ko is itatabi ko na muna yung iba para sa susunod na magluluto ako ay may pangsahog naman ako sa chapsoy kasi gusto ko rin magluto ng chapsoy. Gusto ko talaga magluto ng atay balon-balunan ng manok kasi dati may natikman ako niya ng sobrang sarap. Kaya naman sinubukan ko lang, yun pala is napakadali lang siya lutuin at saka napakasarap pag sariling version mo. Una nga is nag-gayat na rin ako ng bawang at saka ng Tagalog sibuyas. Ang gamit pala namin sibuyas ngayon is Tagalog lang. Mas mura kasi ang Tagalog kaysa yung regular na sibuyas. Nagtitipid din ba kayo sa sibuyas? Kasi ang sibuyas is isa rin sa nagpapasarap sa ating mga nilulutong pagkain. Pag wala kasing sibuyas, parang feeling ko hindi masarap yung pagkain. Kaya naman ito na muna ang aking gagamitin, sibuyas na Tagalog. Kahit napakakonti lang ang ilagay mo sa pagkain or sa niluluto mo is napakasarap at napakabango. Dahil sobrang mahal na talaga kasi ang sibuyas na regular, ito man na talaga ang pwede natin ipalit sa sibuyas na regular, sibuyas na Tagalog. Una nga pala is natapos na ako maggayat ng sibuyas at saka ng bawang, igigisa ko muna siya sa mantika. Kapag mainit na pala yung mantika, inilalagay ko na yung sibuyas at saka bawang, saka hinahalo-halo lang. Pagluto na yung sibuyas at bawang, ilalagay ko na rin yung ating balon-balunan ng manok, tapos hahaluin ko lang hanggang sa maging maluto. Magdadagdag na rin pala ako ng pampalasa. Nilagyan ko muna siya ng toyo, suka at saka ng tubig. Pagkatapos ay ahantayin ko lamang kumulo. Pag medyo kulang pa yung suka, toyo at saka tubig, isdadagdagan ko na lamang. Naglagay din pala ako ng pamintang durog. Wala kasi akong pamintang buo, kaya ang ginamit ko ay pamintang durog muna. Tapos maglalagay din ako ng 2 pirasong patatas. Inati ko lang sa maliliit para naman may pagkain si Yuki. At habang inaantay nga namin kumulo yung aking niluluto, is binalatan muna namin yung itlog ng manok. Ito pala ay galing dun sa manok ni Lola. Ayaw daw kasi limliman ng manok niya, kaya naman ang ginawa niya is binigay na sa amin. 4 na piraso yan. Pero 3 lamang yung aking niluto. Tapos inilagay ko lang pala siya dun sa sinaing. Nilagay ko lang siya sa taas. Pagkatapos naman namin siyang balitan, inilagay na namin dun sa aking niluluto. Nagdagdag na rin ako ng asukal, pampatamis ng aking niluluto. Pagkatapos ko pa na maglagay ng itlog at saka ng asukal, aantayin ko na lamang siyang kumulo. Mga after 2 minutes is maluluto na siya. Nga pala, tinikman niya ni baby kaso lang sobrang init, medyo napasok siya. Pero nagustuhan naman niya, marami siyang nakain. Ang favorite niya dyan is yung patatas. Meron din ba pala kami natirang mga suha kahapon kasi kinain namin. Kaya naman is kakainin ko na lang ngayon din. Hindi rin pala ako nagkanin kasi nga parang ang dami kong niluto. 3 lang kami kakain. Pagkatapos pala namin kumain ni Yuki is naglakad-lakad nung muna kami sa labas. Pagkatapos naman ay nagpa-araw kami dahil may araw na rin. At hindi ako nagkanin, kinain ko na rin itong 1 buong saging. Sabi ko nga ay magda-diet ako kaso ang hirap mag-diet at sana magpa-fasting ako. Kaya din pa pag masarap ang pagkain ay hindi niya napipigilan kumain ng madami. Kaya naman ay yung 1 plato niyan ay nabubus ko. Thank you! See you sa ating next video!